Guys, for today's video, ang ating tatalakayin ay ang bagong-bagong Sea Raider FI-150. Yan, nasa likod natin yan. Pero bago ang lahat, syempre, ang nakagawin natin, intro muna tayo! Mamaya na natin ituloy at baka mabitin kayo. Doon na muna tayo sa kanyang overall dimension. Simula dito, yan, mapunta dito. Ang overall length ng motor na ito ay 1,945 mm. Yan. Yan. Tumako naman tayo sa kanyang overall height. Ang overall height ng motor na ito simula dito, papunta dito ay 980 mm. Ang kanya na mga seat height ay may sukat na 764 mm. Dumako naman tayo sa kanyang pinakamalupit na ground clearance. Ito ay may sukat na 140 mm. Dumako naman tayo sa kanyang wheelbase. Para may idea kayo, ang sukat ng wheelbase ito ay 1,280 mm. Dumako naman tayo sa kanyang overall width o lapad. Simula dito, papunta dito, yan. Yan ay may sukat na 670 mm. Alright. Dumako tayo sa kanyang kabuuang curb mass. Ito ay may sukat na 109 kg. Buong unit yun guys ha. Buong unit. 109 kg. Napakalupit. Okay. Engine specs naman tayo. 4-stroke. Liquid cooled. DOHC. Number of cylinder. Isa lang. Bore stroke niya 62 by 48.8 mm. Displacement niya 147 cubic meter. Compression ratio niya 11.5:1. O, diba? Napakalupit ng makina ng motor natin, ng King of Underbow. At ito na nga, ganito ang itsura ng kanyang susi guys pag nabili nyo. Yan, napakaganda, machong-macho yung itsura. Ito yung, sa totoong buhay, ito yung susi na pinaka-crush ko sa lahat ng motor na nakita ko dito sa Pilipinas. Yan. Kasi talagang machong-macho siya. Yan. Meron na rin siyang shutter key, ang mapapansin nyo. Ganun pa rin sa dating style niya. Ididiin mo lang siya, bubukas na. Pagka-cash, dalawa to. Pagka-hulugan, isa lang muna. Meron din siyang mini box dito. Ayan, para taguan nyo ng mga cellphone, lisensya, isang gatang na bigas, pwede rin. Depende sa inyo. Ayan. Ito guys, mapapansin nyo, ang switch niya sa left. Left switch niya, ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Meron siyang busina. Meron siyang turning light. Meron siya ditong on-off ng headlight. Yan. Mapapansin nyo. High-low. Doon sa likodan, wala na. Dito sa kabila, starter lang. Guys, sa pag-open nyo ng motor na to, sa pagpapaandar nyo, dalawang procedure yung pwede. Pwede nyo ditong medyo sipa-sipain nyo dito. Yan. Pwede nyo rin pitik-pitikin to. No? Dito guys, ito ingatan nyo kasi ito yung kahinaan ni Rider FI ngayon. Ayan o. Pansin nyo, mabilis siyang manakaw, mabilis siyang malaglag. Pagka natanggal kasi siya, pangit na yung tsura niya. Ayan o. Open na. Ayan o. Kung ako sa inyo, lagyan nyo na lang siya ng glue para mas maging maganda. Ayan. Ayan lang naman. Bali dito sa kanyang sticker. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Hindi ko mawari kung siya ay gold o kung siya ay orange eh. Para siyang pinagalong gold at orange. Ang kulay niya na yan. Yan yung decals sa pisngi. Ganito yung decals niya dito, yan, kung mapapansin nyo. Meron siyang kulay gray dito. Gray. Dito white na may gray. Tapos dito yung parang gold na orange sa sinasabi ko kanina. Bagay na bagay dun sa kanyang kaha. At papuntang likod niya, medyo paputi. Diba black dito? Kung mapapansin nyo dito, black. Dito ay paputi niya.
At ito, yung kanyang muffler, Euro 3 na kung mapapansin ninyo. Itim siya, na magandang-maganda rin yung dulo niyang tip niya. Tapos yung kanyang heat guard, kulay gray. All over guys, maganda talaga eh. Pagka si Raider FI ang kumana, pag si Suzuki dumali. Yan, ang kanyang mags kung mapapansin ninyo. Dito ko na masasabing gold siya. Kulay golden brown, kung tawagin yan. Napakaganda. Bagay na bagay doon sa kanyang sticker. Talagang ano, dikit na dikit ang katotohanan. Nasi Suzuki talaga ang number one pagdating sa underbone. Mapapansin nyo. Guys, may motor ako, sniper, pero hindi ko sasabihin na pangit si Raider. Maganda si Raider, guys. Kaya lang ako talaga umayo kay Raider FI kasi mataba ako. Medyo hindi bagay, guys. Hindi bagay pag mataba yung nakasakay dito. Yan. Sir. Yan, sir. Mayroon tayong bisita. Shout out. From Rojas City. Yung reserve ng kanyang ulam, dito nyo lang bubuksan yan, yung mapapansin nyo. To guys, ingatan nyo to kasi ito, nakawin talaga to. Susundutin lang to dito, makakuha na to. Pag binili nyo sa Shopee to, may presyo din to. Kung di 200, 300. Diyos na mabagin. Sabi niya yun. Di ba? Napaka-forma guys. Hindi mo alam yung maglalaway ka na hindi mo maintindihan. Yung gusto mo siyang kunin pero... alanganin yung sweldo mo, yung ipon mo, pero talagang gagawin mo siya ng paraan para mabili, di ba? Ganyan kasi guys eh, yung Raider FI, oo may price siya, pricey talaga siya, pawisan na ako, pansin niyo. Pero ito yung motor na kahit alam mong alanganin yung sweldo mo, alanganin yung allowance mo, talagang siya yung gusto mong kunin. Hindi kasi may ipaliwanag yun eh, basta lalaki ang bibili, hindi mo maipaliwanag yun basta pag tinitibok ng puso niya, Raider FI. Kahit may rapa niyan, kukunin niyan, maniwala kayo sa akin. Yan. Raider FI 2023 edition. Yan, napakaganda. Yan. Dito kung mapapansin niyo, yung design ng kanyang abakan, ganoon pa rin sa mga dati, hindi niyo naman binago, natitiklop 'yan. At guys, ito kung bakit ganito ang design na to, tatapatin ko na kayo kasi hindi naman sa lingid naman sa kalaman natin, marami talaga tayong mga kapwa riders na nasasemplang. Pagka nasemplang kasi minsan yung iba, hindi na pumapantay ito. Kaya yan ang dinisenyo ni Suzuki para pag hindi sa inihiling, sumemplang ka, naging medyo kamote ka minsan, talaga nangyayari yun eh. Lahat tayong riders, nagiging ganyan. O, diba? Hindi siya masyadong mawawarap. Titikaw lang siya, pero magagasgas. Yan. Ganon din dito. Magkamukha sila. Ang ganda guys, dalawang tornilyo lang. Bagay na bagay. Yung sa cover ng ating ilalim, yan. Ito, mapapansin nyo, ganito lang. Wala na sa ilalim. Parang ano din, sniper din. So si Anya, siya lang yung matatanging hindi nag-upgrade. Kasi si Yamaha, si Honda, etc. Lahat ng pagbukas sila dito ay nandun na sa harapan, kung mapapansin nyo. Pero siya nananatiling nandito. Yan. O, diba? Hindi natin alam kung bakit. Tingnan naman natin ang kanyang U-box. Yan. Bubuksan niya yung U-box, siyempre, sususin niyo dito. Yan ang U-box niya. Mapapansin niyo dito, yung terminal ng ano, gauge dito. Pag natapon yung gasolina, may tapunan dyan. Ito, yan. Hindi ko alam tawag dito eh. Yan. Batirya niya, GS. Yan, bagong-bago guys. Baka minsan hindi nyo nakikita yung tools na dito, yung tools niyan. Yan lang ang pre-tools niyan guys, huwag nyo nang paghanapan si dealer. Talagang si screwdriver lang yan at si pantanggal ng spark plug. Konti ang tools, totoo. Pero, ang katwiran kasi dyan ni Suzuki, kung bakit konti lang yung kanyang tools, katwiran nila dyan, hindi sirain ang motor nila. O, oh, diba? Stick. Yan. Sarado na natin. Yan. Mapansin nyo. Yan. Yung busina niya, may cover. Para. Maganda. Radiator niya. Advisable, pag nakabili kayo ng Raider, bilhin niyo ng radiator cover. Para, hindi naman siya prone sa mga talsik ng bato. Tsaka pag kinarwash, hindi siya tatamaan, di ba? Yan. Ganda, guys. And guys, si Ray Mark. Ang height niyan, guys, 5'6". Sige, Jat, sakay ka. Para makita ng ating mga audience kung bagay ba sa 5'6 yan. Yan, guys. 5'6 siya, 65 kilos. Mapapansin nyo, medyo tiptoe din siya, di ba? Pero bagay na bagay. O, di ba? Okay. O, doon naman, guys. Tingnan nyo pag sa mataba sa side. Pag medyo chubby. Hindi yeah, mataba, chubby. Yan. 5'7". 5'7". 8'8 kilos.
tiptoe din. Yan o. Pero ano ba, bagay ba hindi? Kaya na mag-desisyon niya. Kung bagay o hindi. Kukunin nyo nga palang hulugan ng motor na ito. Ito ang presyo niyan. Yan. Kung cash price at medyo mayaman-yaman tayo, meron tayong gintong kutsara, yan ang cash niyan. 118,400 pesos. Cash na si Rider Carb. Yan. 2023 yan guys, 2023. Down payment natin sa premium bikes, 23,680. Kung mapapansin nyo, yan o, malaking-malaki. 2 years niya, 6,344. 3 years niya, 5,190. O, di ba guys? Napakamura. Kayang-kaya niya, ng mga estudyante dyan na gustong maging medyo packboy. Yan, bagay na bagay sa inyo. Dito kasi sa probinsya namin, guys, pagka ikay naka-rider FI, talagang pansinin ka ng chicks. Dito sa probinsya namin, iba kasi pag si rider FI, talagang legendary. Hindi mo kayang patayin sa market yan. Dumaan at nawala na ang ibang mga kalaban niya, pero nananatiling si Rider FI, si Rider Carb, nandyan, hindi mo kayang buwagin yan. Ayan guys. Kung sa tulin, sa tipid, wala tayong masasabi dito. Ayan. Pinamuka na nga sa atin lahat, nandito na. 6-speed siya. DOHC, 4 bulbs. Suzuki Advanced Twin Spark Frame. Ngayon yung spark frame niya, maganda. Rider R150FI. May star pa yan dyan guys. Kung mapapansin nyo, star yan. Star design yan. Sinasabi ko sa inyo. Yan. Hindi nyo na kailangan basahin yung manual eh. And dito na eh. Liquid cool. O, diba? At ito ang pinakamalupit. Hyper Underbone. O, diba? Sana all. Hyper. Tayo. Sana nag-enjoy kayo at lagi kayong mag-iingat dyan. Comment down below kung anong gusto nyong motor na i-review natin. Ano? Sige guys, ingat kayo palagi. Cheese!